Lagi po nating ipanalangin si Pangulong Bongbong Marcos ang po ng kanyang mga pinagkakatiwalaan sa gobyernong ito para po sa kanilang seguridad at kaligtasan. Higit sa lahat, mapagtagumpayan ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang mga layunin sa kasalukuyan at sa hinaharap matapos niya ang termino niya bilang Pangulo ng Pilipinas. Yan po ang ninanais ng kampo nitong si dating Antonio Trillanes ang matapos ang panunungkulan ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Kaya basically, hindi po about politics ngayon ang pagitan ng Trillanes at Marcos supporter loyalista camp. Kasi magkaisa po tayo sa paniniwala na dapat protektahan si Pangulong Bongbong Marcos. At dito po sa tatalakayin natin na balita na ito, nasa sa inyo kung yung mga babala na ibinibigay po nitong si Antonio Trillanes ay atin pong pakikinggan at dapat maging handa po tayo sa lahat ng pagkakataon. Lalong-lalo na dito po sa social media na ang labanan ay pagpapakalat po ng impormasyon. Ang masakit, yung kabilang parlor, sila po ay nagpapakalat ng mga kasinungalingan. Kaya naman yung mga kasinungalingan na yan, sasagutin po natin, idedebang po natin, at kung kaya po natin from time to time, ipamukha sa lahat, partikular sa kanila, na mga nagpapakalat ng kasinungalingan na hindi po sila magtatagumpay sa mga ninanais nila sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero siyempre, sa usaping ito, katulad nga ng binanggit natin, nasa sa inyo kung kayo po ay maniniwala o hindi kay Antonio Trillanes. Ang Kongreso kahapon sa kanilang press conference, nagsalita po ang ilang mga kongresista, in particular yung isang kongresista, tinawag pong pambansang Marites. Ito pong si Antonio Trillanes. Mamaya, panonoorin po natin yung reaksyon na yon ng mga kongresista. At sabi naman itong si Senador Ronald De La Rosa, make his day daw. Ano? Bahala daw siya kung anong gustong gawin itong si Trillanes. Kumbaga, pinagkibit balikat na lamang ni Antonio Trillanes ani Ronald De La Rosa ang mga sinasabi nitong si Antonio Trillanes. Sa parte naman po ng ating gobyerno, syempre, as expected, lalong-lalo na ang ating Philippine National Police, hindi po nila ninanais na magkaroon po ng pangamba sa ating mga kababayang Pilipino. Kaya i-deny talaga nila ang mga sinambit dito nitong si Antonio Trillanes. Kaya panoorin po natin muna at reaksyonan ito pong naging press conference sa Mandaluyong City kahapon ng dating senador na si Antonio Trillanes. Dito sa mga updates sa ICC ay nakukuha namin ito doon sa mga taong privy doon sa ongoing investigation. So ito rin, sila rin yung mga nagbibigay ng impormasyon sa amin na noong mga panahon na sinasabi ng Duterte officials na mag-dismiss yung kaso, wala raw ebidensya, pero sinasabi namin na magsisimula yung preliminary examination at magsisimula yung investigation at yung pagpasok at paglabas ng ICC investigating team dito sa Pilipinas. So lahat po ng naipasa namin na impormasyon sa publiko ay accurate naman. Tama naman, ano? Totoo naman na nangyayari na po ngayon yung mga binanggit nila na yan. At sa ibang bahagi, totoo din yung ilang mga binanggit nitong si Antonio Trillanes, katulad po ng pagpapatigil ng Sovereignty Patrol kung ang pag-uusapan po ay West Philippine Sea o umamin mismo ang China na merong temporary special arrangement sa pagitan po ng Pilipinas sa panahon ni Duterte at ng bansa po nila. Partikular na hindi pa pwedeng pumasok ang Philippine Navy at Air Force doon sa 12 nautical miles na layo mula sa Scarborough Shoal. O yun po yung mga senyales na kahit paano, ayaw man nating maniwala o gusto nating maniwala, tawagin man nilang pambansang Marites itong si Antonio Trillanes, nangyayari talaga yung karamihan po sa kanyang mga sinasabi. Kaya dito sa mga susunod na tagpo, lalo na yung babanggitin itong si Antonio Trillanes na meron pong plan na patalsikin si Pangulong Bongbong Marcos. At ito po ang nasa likod daw ay ang mga Duterte dahil alam naman daw po ang motivation papalit itong si Sara Duterte at lahat po ng mga nakasanayan at interes ng mga Duterte at ng mga supporter nito sa nakalipas na 6 na taon manunumbalik in the event
na makaupo muli ang isang Duterte. O kaya sa ganang kanya o sa kampo nila, particular itong kay Trillanes, hindi po nila hahayaan 'yan. At handa po silang protektahan ang kasalukuyang gobyerno hangad po nilang matapos ang panunungkulan ni Pangulong Bongbong Marcos. Eh, kanino tayo kakampi? Di ba? Kay Trillanes na. Alangan naman kumampi tayo sa ginagawa ng mga Duterte na kaliwat kanan panawagan para po patalsikin o pababain sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ito nga, kapag sinasabi namin na na-issuehan ng summons itong mga PNP personnel at ngayon dahil ang time natin limitado, mga isang oras lang naman tayo nagla-live, puntahan na mismo natin yung isang interview dito po kay Antonio Trillanes. Ito po, interview sa kanya ito ng ANC kasi dito na nakapokus yung topic natin yung sa destabilization plot allegedly orchestrated by Duterte. Pakinggan po natin dito si Antonio Trillanes at yung mga katanungan na ibinato sa kanya at ang kanyang kasagutan. Just to clarify, we're not talking about the top brass of the PNP. No. We're talking about two Mindanao-based senior PNP officials. Okay? So that's very clear. And it's understandable for the PNP to deny that. But I'm sure they are aware of the activities of these two identified PNP personnel who are based and assigned in Mindanao. Sir, just to clarify, these are two supposedly Mindanao-based senior PNP officials, but in that press conference, you did say that they haven't recruited anyone yet. They haven't successfully recruited any member yet. No, they haven't recruited any member of the armed forces. But these PNP officials are active PNP officials. There are also retired PNP officials involved in this. Oh, para mabalansin natin ang sitwasyon, mga tola, kasi ang ini-implicate dito, aktibong mga opisyales ng PNP. Senior officials ito, based in Mindanao. Sino-sino kaya yung mga yon? Pero siyempre, sa pamunuan ng Philippine National Police, para balansado tayo, pakinggan po natin ang kanilang mga pahayag. No, there's no loyalty check. Lahat po ng police dito, we are very loyal to the Constitution. Hindi loyalty check ang dahilan ng pagbisita ni Philippine National Police Chief, Police General Romel Francisco Marbil, sa National Capital Region Police Office sa Camp Bagong Diwa, Taguig kanina. Ito ay sa kabila ng panibagong issue ng destabilisasyon laban sa Marcos administration. Paliwanag ni General Marbil, ang pagbisita sa NCRPO at iba pang kampo sa bansa ay bahagi ng kanyang trabaho bilang pinuno ng organisasyon. We have to talk to them para makita niyo, ito po ginagawa ng PNP. Hindi po namin kayo pinapabayaan. Ito po yung mga proyekto namin. Ito po ang direction natin. Para malaman nila na hindi lahat nag-iisip. Ano ba talaga nangyayari sa PNP? Yung nadidinig nating mga kadahilanan na ibinibigay sa atin dito nitong si General Marbil, normal na proseso po yan. Ang pinakamaraming nga pong ginawang pagbisita sa panahon ng panunungkulan niya bilang Chief PNP ay ang dating Chief PNP, Eliazar. Diba? Nilibot niya ang buong Pilipinas para lamang po pamunuan ang Philippine National Police. Pero may mga issue kasi that time na siya ay kakandidato sa pagkasenador at ganun nga yung nangyari. Anyway, parte naman yun talaga ng trabaho ng GPNP na alamin kung ano po yung welfare ng kanyang mga regional headquarters. Kaya dito, sa parte na ito mga tol, pinagtitibay ng PNP ngayon na walang halong politika. Sila po ay professional at sila po ay nanunungkulan ng nakabase po sa ating konstitusyon. Pero syempre, hindi mawawala yung apprehension sa atin bilang mga mamamayang Pilipino at supporter ni Pangulong Bongbong Marcos na meron talagang alingasngas kaya dapat yung alingasngas na yan ma-address. Sa paniniwala kasi ni Antonio Trillanes, sinasabi lamang ito ng PNP para po hindi magkaroon ng pangamba ang mga Pilipino. At naniniwala din sa Antonio Trillanes na alam po ng PNP
yung mga kanyang sinasabi. O, ituloy muna natin ha, itong balita na pinapakinggan po natin. Hindi nagiging haka-haka. Eh, sir, ito na po yung tama. So, we'll just give you a big direction po. Sinabi din ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo na wala silang napomonitor na aktibo at maging retiradong opisyal ng PNP na kumikilos para papagsakin ang Marcos administration. Hindi anila alam ng pambansang pulisya kung saan ang gagaling ang impormasyon ni dating Senator Antonio Trillanes na mayroon umanong recruitment na nagaganap mula pa noong isang taon. Well, ibigay natin po sa kanya yung pagkakataon na linawin po yung kanyang pananalita. But on the part of the PNP, ay inuulit ko po ay... Gusto nyo bang interviewin natin ulit si Senator Trillanes? Si dating Senator Trillanes? O sige ha. Kung gusto niyo, mag-comment lamang po kayo dyan at susulat po tayong muli sa kanyang opisina at subukan natin bigyan ng linaw. Mas laliman natin yung mga katanungan dito po sa mga naririnig po natin na balita. Eh, wala po tayong namamonitor na anumang destabilization na plot laban po sa ating administrasyon. Kiit ni Colonel Fajardo, nananatiling apolitical at loyal sa konstitusyon ng pambansang pulisya. Kaya naman, pakiusap ng PNP sa dating senador, huwag na silang kalantarin sa mga ganitong issue. Pakiusap lang po natin kay kagalang-galang na dating senador Catrillano sa please spare the PNP dito po sa mga issue po na ito. At nakafocus po tayo sa ating pagtupad ng ating mandato. At kanina nga po ay nagpunta yung ating chief PNP sa PNP-NCRPO. If you would like to share na mataas po ang moral po ng inyong kapulisan dahil po sa mga binibitawang pong panalita ng ating chief PNP at wala pong rason ang sino mang aktibong yan po ng PNP para lumahok po dito sa sinasabi pong destabilization plot. Sa isang press conference, sinabi ni dating Senator Antonio Trillanes na mayroong mga aktibo at retiradong opisyal ng PNP, maging ng Armed Forces of the Philippines, ang nagpaplano umano ng destabilisasyon laban sa Marcos administration. Alam nyo, yung impormasyon na yan, sa ating wild imagination, posible po yan. Kasi unang-una, may mga senior officials na malaki ang utang na loob kay Rodrigo Duterte. May mga retired officials na talagang hindi matatawaran ang loyalty kay Rodrigo Duterte. Kaya ito, bagamat sinasabi po yan ng PNP, katulad ng binabanggit ngayon dito ni Trillanes sa interview na ito, naniniwala din ako na alam yan ng PNP at alam din po yan ng ating Armed Forces of the Philippines. Kaya i-live natin yung issue na yan sa pamunuan ng PNP at ng AFP. Anyway, sila po ay mga pinagkakatiwalaan ng ating Pangulong Bongbong Marcos at tayo bilang mga supporter at loyalista kayo, tayo ngayon dito sa social media ang makikipagbakbakan. Kasi bakbakan ito ng impormasyon eh. Hayaan po natin yung mga security issues na yan na i-address ng ating PNP at AFP at tayo naman patuloy lamang dito sa pagtatanggol sa ating Pangulo sa social media. O, tunghayan po natin muli ang interview na ito kay Antonio Trillanes. It's oust the plot. So I'm trying to categorize the two. Okay, sir. How were you able to get hold of this plot? How were you able to get this information? Was this information offered to you or was it something you got wind of and tried to ask around about it? We have our ways of collecting information and we also have ways of validating that information. So suffice to say that this information passed through the vetting process and I am now releasing validated information. And of course, just to be clear, the destabilization or ouster plot is nowhere near meeting the requirements necessary for the successful ouster of the Marcos administration. Mm-hmm. Wala pa po, no? Malayo pa, maraming elemento na kulang, but you cannot be complacent about these things. You mentioned earlier, I myself was involved in two of such plots early on in my military career. So I know how these things move. Mm-hmm.
what is the purpose of you coming out with this information, sir? Yan ang malaking katanungan ngayon kay dating Senador Antonio Trillanes. Kasi hindi mawawala sa isipan ng tao yung kanyang motibo. Pero sinagot na yan itong si Trillanes sa programa natin at sa napakaraming pagkakataon. Yet, hindi pa rin mawawala yung issue ng pamumulitika. Considering na he admittedly 99% or 98% ang tinatahak niya ngayon ay kumandidato sa pagka-alkalde ng Caloocan City. May posibilidad pa rin naman na kumandidato sa pagka-senador. Kaya maaaring sa isipan ng iba, lalong-lalo na ng kanyang mga kritiko, ginagamit niya ngayon ang platform para po isulong ang kanyang political ambitions. Pero sa isang banda naman, alam naman natin na may karanasan talaga itong si Antonio Trillanes sa pagre-rebelde sa gobyerno. Alam niya kung paano ito ginawa, kung paano sila almost maging successful, at alam niya kung ano yung epekto nito sa publiko at sa gobyerno. Alam niya rin na may mga biktima ang Duterte administration na naghahangad po ng katarungan. Kaya kayo na po ang bumangga sa mga sitwasyon na yan kung alin sa dalawa ang paniniwalaan nyo. Is it sinusulong nitong si Antonio Trillanes ang kanyang political ambition? O sa ngayon, siya ay isang nagmamalasakit bilang galit sa mga Duterte, kaya ayaw niyang mapabalik yan sa pwesto, at the same time, nagmamalasakit sa bansa dahil gusto niyang mapanatili at matapos ng Marcos administration ang termino nito. Kayo po ang humusga dyan, mga tol. Iiwan ko po sa inyo yan. Ako, may sarili akong reservation dyan. Siguro, basa nyo naman sa aking mga sinasabi. Tuloy po tayo sa katanungan dito at kasagutan naman nitong si Antonio Trillanes. It's largely preemptive because we don't want Sara Duterte to assume power. At gusto natin matapos ng Marcos administration yung kanyang termino, at there are no valid reasons to oust President Marcos. Yan po rin naman ang reaction ng mga military na nire-recruit, kaya hindi sila makakuha ng mga active members of the AFP. Ito namang mga kasama sa hanay ng PNP, ito na yung mga Davao group na rin na dati pa. Kaya madali naman silang ma-isolate at ma-identify. Yun po yun. Aside from these active senior PNP officials and retired officials, is there any other person or organization? Anyway, talon tayo ah. Talon tayo doon sa ibang balita. Pero parehas pa rin ang issue. Kasi sa pagkakataong ito, pinag-usapan din doon sa conference na ito, press conference na ito nitong si Trillanes, particular ang ICC, tinanong din po siya doon sa interview na pinanonood natin kung sino-sino po ba yung mga pangalan na pwedeng labasan ng warrant of arrest. Sinambit niya po dyan ang categorical na mga pangalan. Tatlo, una. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte, si Senator Bongo, si Senator Ronald De La Rosa, and possible daw si Vice President Sara Duterte. Sa tatlo na yan, nasigurado sa kanya na lalabasan ng warrant of arrest, si Ronald De La Rosa nag-react na. At panoorin po natin ang reaction nitong si Senator Ronald De La Rosa nang tinanong po siya kahapon sa kanyang press conference tungkol po sa mga pahayag nitong si Trillanes. Senator Bato De La Rosa, there is former Senator Antonio Trillanes IV to personally handcuff him should the International Criminal Court begin issuing arrest warrants. Trillanes earlier claimed that ICC probers are expected to issue by June or July an arrest warrant against former President Rodrigo Duterte and others accused of rights violations during the previous administration's brutal war on drugs. Former police chief turned politician De La Rosa was the chief implementer of Duterte's anti-drug war campaign. He is among those mentioned in the Crimes Against Humanity complaint before the ICC. Go ahead, make my day, Mr. Trillanes! Sabihan mo! Sige ka lang, galang-galang-galang-galang dyan ang ICC-ICC! Sige! Go ahead! Kahit sumama ka pa, mag-serve ng warrant! Sumama ka! Ikaw mismo magpusa sa akin!
President Bongbong. Yan ha. Ang hamon ni Senator Ronald De La Rosa kay Trillanes, sumama siya at siya daw mismo ang magposas kay Ronald De La Rosa. Ngayon, ano naman ang mga opinion dito ng taga-Kongreso? Kahapon sa kanila pong isinagawang press conference, tinanong po sila tungkol dyan. Kaya pakinggan po natin ha, dito binansagan ng isang kongresista na pambansang Marites, si Antonio Trillanes. Isang press conference po sa Mandaluyong, ibinunyag po ni former Senator Antonio Trillanes na meron daw pong plano yung camp ni former President Rodrigo Duterte na patalsikin sa pwesto si President Ferdinand Marcos Jr. Your thoughts about it po? Kasi ang binabanggit po ni Trillanes, to quote him lang po para mas maganda. Ang pakay sa ouster plot ay para patalsikin ang presidente. Therefore, sino ang papalit? Vice President anak niya. Thank you po. Well, personally, I haven't heard this press con. But sa sinabi niya po, ma'am, no? Again, let's not rely on speculations. No, kung ganun yung plano nila, meron tayong proseso kung paano patanggalin po ang presidente. So, it can't just be a one-word thing. Kung gusto mo today, patanggalin po yung presidente. Hindi po. By the way, singit lang natin tong idea, no? Si Representative Margarita Nograles ay from PBA party list, pero siya po ay based in Davao. Kaya may posibilidad na siya po ay pwedeng tumakbo nga sa pagka-mayor. Sa tingin ninyo mga tol, kakayanin kaya ni Nograles na talunin si Sebastian Duterte sa pagka-mayor dyan po sa Davao City? Ano po masasabi nyo dyan mga tol? Tuloy po natin ang pakikinig dito kay Nograles. Pwedeng ganun-ganun lang. So if they will siguro follow the impeachment process, then they're welcome to, I guess, file it if they have enough grounds. Gawin nila yung proseso. Let's not make this something na parang trial by public, di ba? Again, we do not want the destabilization of this government. We want this to be unified. We want everything to be peaceful. Sana magkaisa at hindi nagkakagulo. Kasi kung nagkakagulo, na di-deflect at nadidistract po tayo sa anong kailangan natin gawin, which is babalik tayo, ano ba talaga ang problema ng mamayang Pilipino ngayon at anong kailangan natin i-act on, na mabilisan, address on. And I think the administration is working very well on quickly responding to the needs of the Filipino people. In addition, ano, alam naman natin, sabi nga nila si dating Senator Trillanes, pambansang Marites, no? Yan. Si Congressman Jefferson Konghun. Sana pwede nating tanungin direkta si dating Senador Antonio Trillanes kung ano reaksyon niya sa sinambit na ito nitong si Congressman Konghun, ano? Na siya ay pambansang Marites. So, napaka unfair naman doon sa mga general na sinasabi niya, no, na nasangkot na naman ang ating may punto naman kasi siya mga tol. Those generals kasi syempre mga senior officials ang binabanggit niya ay nagserbisyo po yan ng dekada-dekada na sa ating publiko. Pero alam niyo po Congressman Konghun, ito naman ay saganang amin lamang, hindi pa rin mawawala na ang mga yan meron po talaga silang loyalty for someone. At yung someone na yan, hindi maikakaila na si Rodrigo Duterte yun. Kaya tingin ko, bagamat nirerespeto natin ang kanyang pahayag na pambansang Marites itong si dating Senador Antonio Trillanes, eh wag nating ikibit balikat ang mga impormasyon na ipinapahayag po ni Trillanes. Military ang ating PNP, so sana wag na lang nating idinadamay, no? Kasi napaka-importanteng sangay ng ating pamahalaan ang AFP at saka ang ating napakaganda ng payo nitong si Congressman Konghun eh. Kaso lang sinambit niya pa yung pambansang Marites. Ano? Sana nag-focus na lang siya sa pahayag na ito. Hindi niya na sinabi yung pambansang Marites.
Kasi parang ano, parang parang hindi appropriate na manggaling din sa isang kongresista ang ganung salita. Anyway, tuloy natin ang sinasabi niya. Maganda naman yung sinasabi dito nitong si Congressman Kong Hoon. PNP, sila yung nagpapatupad ng ating ano, ng ating batas, no? Sana wag na lang idamay sa mga marites na ganito, lalong-lalo na kung wala namang ebidensya. Salamat po. Ngayon, balikan nga natin yung interview kay Antonio Trillanes. Kasi syempre, narinig natin, pambansang marites siya. Eh, tingnan natin kung nagmamarites lang talaga sa kanyang sinasabi itong si Antonio Trillanes. Muli natin tunghayan itong interview na ito. Behind this, who recruited those senior police officials and then who are in turn trying to recruit other members. Is there any bigger organization behind this? The people behind the recruitment of this PNP personnel and the recruitment of active AP personnel have been identified. No? Kaya binabantayan na rin sila, kaya nahihirapan na rin silang gumalaw. And lahat ito are associated with Mr. Duterte, no? And lahat naman, lahat ng elemento na ano, they have the motive, they have the opportunity, and they have the resources for an ouster plot. At let us remember na, yun na nga, late last year, a previous ouster plot was confirmed. Nawala siya. Anyway. Senator? Nawawala yung signal ni... Okay, that was... Yeah. Go ahead, sir. Go ahead. You got cut off a bit. Okay. So, as I mentioned, I'm not the only one saying this. Late last year, it was the AFP Chief of Staff himself who admitted... Oh, linawin lang natin yan, ha? Yun po ay nilinaw na po ng dating Armed Forces, ng ating Armed Forces Chief na si General Romeo Browner. At saka ng ating National Security Advisor na si Eduardo Anyo. Hindi naman po categorical na merong plot talaga. Ano, parang ang sinasabi doon po nitong si General Browner nang siya po 'yung nagpaliwanag tungkol doon ay tinitingnan lang nila 'yung mga potential na maaaring mangyari. Walang categorical na meron na talagang plot sa laban sa ating Pangulong Bongbong Marcos o sa administrasyon niya. Kasi baka nga sabi nung congressman, pambansang marites si Antonio Trillanes, eh, maniwala ka agad tayo. Kaya kayo po ha, mga nasa tamang edad po tayo lahat. Nasa atin na po kung paano tayo maniniwala dito. Pero paalala lamang din sa inyo ito mga tol. Hindi porket sinabi ko, sinabi ni Trillanes, sinabi ng vlogger na ito, sinabi sa balita, maniniwala ka agad tayo. Magkaroon po tayo ng critical thinking. Gamitin po natin iyan para po sa mga magiging paniniwala po natin sa kasalukuyan at sa hinaharap. Huwag tayong aasa lamang sa mga isang sinabi o sinabi ng isang grupo, isang individual. Mag-countercheck palagi tayo para hindi po tayo naliligaw sa ating paniniwala. That there was a recruitment happening within the ranks of the armed forces, but again, just like our information, they have yet to successfully recruit even a single active member of the AFP. And what to your thought does that mean if they cannot if they haven't been able to successfully recruit? If I read it correctly, you said that this has started since last year for the PNP as well, but from since last year they haven't been able to recruit. What do you think of that? Well, for the simple reason that there is no valid or justifiable reason to for the military to intervene. And the Marcos administration, while it is not faultless... Maganda tong sinasabi dito ni Trillanes. Ha? Walang dahilan ang armed forces o sino mang uniform personnel para bumaklas ng suporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Hindi naman maikakaila na walang perpektong gobyerno. Ika nga niya,
Pero yung mga pagkukulang na yan, hindi sapat para patalsikin si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya dito, makikita natin talaga na suportado nitong kampo ni Antonio Trillanes ang termino ni PBBM. Kaya kung ganun, bakit natin siya kakalabanin? Diba? Ngayon, ang ginagawa po ng mga DD sheets, pilit nilang binubuhay yung issue ng politika sa pagitan ng dilaw at pula. Alam po ninyo, sa panahon ngayon, nandiyan ang dilaw at pink bilang isang lehitimong oposisyon. Ako'y patuloy na naniniwala dyan. At ang lehitimong oposisyon, tumitingin yan sa ginagawa ng gobyerno kung meron bang pagkakamali o pang-aabuso. Pero malinaw dito sa tinawag niyang de facto oposisyon na kampo ni Duterte na hindi po ganun sila. Ang layunin lamang nila, sirain ng Marcos administration at ang ultimate goal po nila, mapatalsik si Pangulong Bongbong Marcos at maiupo si Sara Duterte. Bakit kailangan nilang iupo si Sara Duterte? Sasagutin tayo dyan ni Trillanes sa interview na ito. Tuloy natin panoorin mga tol. It's not perfect, but so far, generally, some of the critical public policies are very sound and well supported by not only by the rank and file of the armed forces, but the general public as well. Mm-hmm. And to be specific about it, we're talking about the West Philippine Sea issues, as well as some of the reforms being made in the armed forces. Senator, when you mentioned a while ago that the senior officials have been identified by whom? Have they been identified by the government? Yes. The those who have been trying to recruit the active members of the AFP, they have been identified already and they have been monitored closely. As to the active PNP members who have been identified to be part of this ouster plot, they are likewise have been identified and they are closely being monitored. Have you been sharing the information you have with government authorities, sir? Well, the intelligence community is part of the government and they're the ones sharing the information to me. So they know this. Okay, now, finally, how do you want the public to use this information that you have given? Well, yan ang napakagandang katanungan sa interview na ito. Kasi tayo ang recipient dito, mga tol. Yung mga impormasyon na sinasabi dito nitong si Trillanes, paano natin gagamitin ito? Paano gagamitin ni Trillanes yung mga sinasabi niya, at the same time, paano natin gagamitin ito? Pakinggan muna natin si Trillanes. They should be on guard that these types of maneuvering is happening behind the scenes. So remember, the Duterte camp has all the motives for a power grab because they stand to benefit from it. They want to return to power. They want to protect themselves from the impending ICC arrest warrant. And so that their glory days when they were in power would continue as well. Mm-hmm. So they have all the reasons to be part of this ouster plot. Thank you, Bear. Okay. Simple lang, ha? Mag-on guard tayo. Magbantay tayo dito, mga tol. Itong mga ginagawa ng mga Duterte camp, patuloy po iyan kasi sisirain talaga nila si Pangulong Bongbong Marcos. Ilang beses na po nating sinabi ito. Starting July 1, 2024, magdadalawang taon sa panunungkulan si Pangulong Bongbong Marcos. And yun po yung tamang panahon para patalsikin siya at makaupo bilang Pangulo si Sara Duterte at maging eligible again for election sa 2028. ERAP 2.0 ito or Gloria Macapagal 2.0. Yung ginagawa nila sa Senado, ang masakit, nagagamit itong committee nitong si Ronald De La Rosa, bahagi po iyan
ng paninira kay Pangulong Bongbong Marcos na ang ultimate goal ay patalsikin si PBBM.